Yung mga log, may share lang ng video sa inyo. Ayan, second gen na Rider 150. Anong model nito, boss? 2008 model. Yun, 2008. Ang nilapit ni boss sa atin ay maingay ang makina niya. So ngayon natin pakinggan kung ano yung ingay na yun. Boss, panda rin mo nga. Okay. Yung mga kulaog, ito na yung tunog na ano, boss, pabumbang ako. Yung mga kulaog, rinig naman yung parang may nagkakalantukan sa loob, ano? Lalo na pag mainit na mainit ito, ito yung malamig na, kaya ano, ito yung napacheck na sa akin, ano, at yung bumalik si boss. Si boss ay... Galing, ano ka ba, boss? Ang galing ba? Kalamba pa ako, galing pa. Yeah. Tumayo ko dito sa Dara sa Tanawan para lang ipagawa ito kay Idol. Ayun. Anong tunog nito, boss? Hindi ko na maintindihan eh. Parang helicopter. Ayun, parang helicopter daw. Ngayon, ang gagawin natin naman, babawasan natin yung kaunti. Gawa na ng helicopter. Kahit nasa malayo, maingay. Ito, gagawin natin owner na lang ang tunog. Yung mga kulaog, no, ating... Ang decision ko dito ay baba akin na kasi nasa loob ang problema. Alam. Hindi ko na ipapakita sa inyo, basta update ko na lang kayo pag baba na at saka kung anong problema. Yun lang ako lang. Yung mga kulaog, ito na yung motor ni Idol, yung taga Kalamba. Ayan, kalas na. Ayan. Ang problema ay ito yung maingay na parang helicopter daw, sabi ni Idol pag uminit. Ito ang problema, mga kulaog, bro. Nakikita ko. Mga kulaog, ito ang tunog, bro. Ayan. Kaya mga kulaog, napakaingay nito. Kaya ito, kahit anong gawin natin yung refresh, hindi siya makakuha sa refresh kasi may problema ang rod. Yung mga kulaog, ito ipapalit natin, ano? Na connecting rod at saka isang set na to kasama ng pin bearing nito. Ayan, forged na rod, Pyto. At saka ito kasi kaya ito ginagamit ko, subok na to, hindi kami nasisira dito sa Pyto na ito. Tapos ang bearing na gagamitin ay are dalawa SGP yan, parehas. Ayan, mga idol, oh. Ayan. Yan, ipapagawa na namin yan. At saka yung lagitik, ang napapansin ko sa lagitik sa head, mamaya explain ko sa inyo. Kaya pala na lagitik, gawa ng naka-racing cam siya. Kaya 180cc pala tong motor na ano yung Adel, na-sock mo, ano? Nabili niya. Kaya ang inaayos lang namin ay gawa ng parang helicopter daw. Ngayon, gagawin natin owner na lang. Kaya gagawa natin parang mabawasan, ano? Yung mga kulog, rin na ang parts, ano? Ayan, yung may tama ang rod. Tsaka pinapalitan na namin ng side bearing para sigurado. Tsaka ito na, oh. Naka-align na to, naka-balance na. Nilagay namin yung yun nga, yung Pyto na forged rods, ano. Tapos ang bearing namin ay SGP. Ayan, yun ang bearing namin. So ngayon, mga kulaog, bubuhay na lang natin to. At ito'y kukuhanin na, ano, mamaya. Update ko na lang kayo kung ang pinakaiba nung ating ginawa, ano, kung goods ba ang gawa natin o walang problema, ano. Tsaka yun, nilinis na ating ngayon. Papa, shoutout sa'yo, Ban. Shoutout sa Splacker. Shoutout daw sa mga team Splacker. Tsaka yan, bubuhay lang natin, mga kulaog. Tapos hindi ko na ipapakita sa inyo. Tapos sahid pala, ang head niya ay naka-racing cam siya. Kasi ito, 180cc to, are. Ang block niya ay madaya to, eh. Ayan, oh. Ang block niya ay ayan, Suzuki. Pero binura yung ano. Kung may nakakita na kayong block, ayan, Suzuki L to, eh. Tinanggal lang yung ano para magiging Suzuki. Akala yung stock lang, ano. Pero ang sukat po nito, mga idol, ay 68mm, ha. Tapos ito, naka-racing cam. Siguro pinanlaro to. Sobrang ingay lang talaga ng makina. Ayan, o, kita nyo naman, o. Kung napapansin nyo, iba na ang cam niya. Ayan, o. Ayan, naka-racing cams to, mga idol.
Tapos, ayan ang lip. Ayan o, ang lip, ang taba. Sobrang taba. Ayan. Iba po ang cam yan, racing cams. Kaya ang racing cams, hindi pwedeng i-standard natin ang pag-shims niyan. Ibang shimmings niyan, ibang bulb clearance niyan. Kaya hindi maiwas ang lalagitik pag naka-racing cams. Ano? Kaya ako lang pinaliwanag sa inyo, baka mamaya marinig nyo, pagbuo na, ay malagitik ang motor ni Idol. Eh, siyempre, yun nga, pag-racing cams, ibang adjustment ng clearance noon, ang bulb clearance noon, ibang pag-shimmings noon. Kaya ang mahalaga dito, mawala yung tunog na narinig ni tropa na para daw helicopter, hindi na doon niya maintindihan. So ngayon, ang gagawin natin, owner na lang para hindi masyadong malakas ano mga kulaog. Gago! Mga kulaog, bubuhin ko na to. Tapos yan, update ko na kayo pag buna yung pa-underin na lang natin para mayari na tong motor ni Idol, ano? Kasi uwi daw siya ng Bicol. Ayan, kaya pinaayos din niya lahat yan kasi ngayon lang ang time niya, ano? Ayan, ito mga Idol ay dayo pa sa atin, galing Calamba City. Dumayo pa si Idol sa atin para mapagawa lang ang motor niya bago siya umuwi sa kanila. Yun mga kulaog, let's go, gagawin na natin to. Yun mga kulaog, kakaunti na lang oh. Tsaka ang hirap pagpatama nito, ang daming kulang na parts. Nagahanap pa kami. Walang yan. Tanga yung unang mekaniko na rin, ang bubuhay. Kulang-kulang ay nilagay. Magalit ka na, puti ka. Kami tuloy pahirapan eh. Dito sa clutch, yan. Batsausing niya, wala, hindi maaari. Gagawin pa namin yung paraan kung sa makakahanap ng washer. Ang laki ng kalaw. Ang hirap pagpatama ng ano. Pero gagawin natin ng paraan ito mga kulaog. Kakunti na lang at ating tetesting na. Ayun mga kulaog, ito na yung motor ni Idol. Buo na ano. Boss, panda rin mo nga boss. Panda rin mo. Ayun mga Idol, okay na ang motor ni Idol ano. Ito, kaya may lagitik to. Kaya may lagitik yan ng konti kasi naka-racing cams po siya. Kaya hindi natin pwedeng sakalin yung bulb clearance niya. Sa madalit sabi, okay na po aray, tahimik na. Ang dating helicopter ngayon ay ano na, owner na lang. Yung mga kulaog, boss, ano masasabi mo boss? Masasabi ko lang, sa gawa ni Idol, okay, quality, maganda. Sa mga nagko-comment dyan, subukan nyo muna para malaman nyo ang ginagawa ni Idol. Yung lang ko, maraming salamat. Yung salamat boss, salamat. Salamat sa tiwala. Yan mga Idol, ano, pwedeng subukan. Pag hindi kursonada, pag hindi naman gusto, lipat, pwede namang lumipat. Yan ang mga kulaog, no, maraming salamat.